So, good afternoon, guys. Ito yung part 2 ng military collectibles or collections. Or tawagin na lang nating memorabilia. Dito po yan sa Farlap Raceway na matatagpuan sa Timaru. So, maliwanag naman guys sa nakikita ninyo. Talagang mga history po yan ng all wars na pinagdaanan ng New Zealand military from World War I, World War II, Vietnam Wars. Hindi ko pa alam kung ano pang klaseng wars ang pinagdaanan nila. Pero lahat yan talagang pin-reserve, tinago, lahat yan, ano yan, gunpowder. Tapos may makita naman kayong mga sombrero, mga bala, iba't ibang klaseng bala. Tapos yung barila na nakikita nyo yan, para lang yan sa mga pato. Kasi for your info guys, dito sa NZ, meron silang 2 to 3 months na duck shooting. Hindi lang ko sure kung anong buwan yun, nakalimutan ko kasi. Tapos nga ito, bigla na lang nakita ng asawa ko sa newspaper na magawa sila ng ganito. Tapos $10 yung entrance para sa mga lalaki. Pero libre sa aming mga babae. Nakikita nyo ito guys, ano ito? Mga baril lang ito na para lang to sa mga pato talaga. Tapos mga flyers. Tapos naman yan, mga bala yan. Yung basyo ng bala at saka yung totoong bala. Nakakatakot, di ba? Pero hindi nila pinapahawakan yan. For your eyes only, ika nga. Pero makulit talaga ako. Hinawakan ko pa rin talaga. Wala namang bala yan, basyo lang yun. So okay lang siguro yun. Tapos ayan, bala pa rin. Tapos mga libro, tapos kung mga ano-ano. Mga souvenirs talaga siya. Binibenta din po yan guys kung interesado kayo. Hindi may mga presyo yan sa ano, taas. Kung gusto nakita nyo naman yan oh. Ang mga libro nila, Diyos ko, ang mamahal. May nagustuhan sana yung asawa ko, kaya lang. Nasa more or less 200 ata. Mahal talaga, pati yan oh. Yung mga pinagtataguan nila. Ano pa tawag dyan? Mga dating panahon pa. Tapos ayan pa, yung parang banig sa atin. Tapos ayan mga belt. Tapos ayan sa ilalim, pinakita ako. Hindi ko alam kasi kung ano ang tawag dyan sa mga yan. So binidyohan ko na lang. Tapos yan ang mga libro nila guys. Mga iba dyan, mura lang. Pero sadyang meron talagang libro dyan na saksakan ng mahal. Mga worth it din naman siguro basahin yun. Ewan ko lang din. Kasi hindi man ako mahilig magbasa sa mga yan. Kasi nga, history na yan eh. So nakikita nyo guys, di ba? Heroes of Gallipoli. Sikat talaga yan. Yung dalawang bulaklak, puppies ang tawag doon. More and more books, guys. Bili na kayo. Tapos dito na tayo sa mga medal. Merong tag 20 dyan, 25, 50, 75, 100. Depende siguro talaga sa halaga ng medal. So, dito na tayo sa mga sombrero, iba't ibang sombrero. Dito na tayo sa matingkad na kulay na pula. Ang ganda tingnan, di ba? Ang cute-cute lang. Parang, nice. Tapos, pati radyo na yun, siguro binibenta din. Oh, just kidding. Tapos, ito na po tayo sa mga cups nila. Di ba? Ang ganda. Lahat ng klaseng sombrero andyan na. Tapos, oh, may damit pa. Iba't ibang klase mga damit yan siguro ng mga officers nila. Tapos mga winter clothes. Diba? Ang cute. Nakita nyo yan guys, yung maliit na sombrero na yan sa medyo taas-taas konti. Isa po yan sa mga sombrero ni Hitler. Thanks for watching. Bye!